Hi guys! Welcome po kayong lahat dito sa channel ni Sir Brother Mars. So, shout out pala dyan sa mga solid supporters ni Sir Brother Mars. At maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa kanyang channel. So, isa rin ito sa mababait kong TL guys. So, ayun. Andito na tayo para po sagutin yung tanong niya. Kung ito na. Kung ang taong mahal mo ay babalik sa'yo, deserve pa ba niyang bigyan ng second chance? So, kapag titingnan natin yung tanong niya guys, ando na yung positive. Alam niyo kung bakit? Kasi, sa unang-una pa lang na word, kung titingnan niyo, kapag ang taong mahal mo, so meaning, mahal pa niya hanggang ngayon. Why not? Pagbibigyan natin ng another chance yung tao kung karapat-dapat naman talaga. Diba? So, alam natin lahat guys na bawat isa sa atin, kung nagkakamali tayo, deserve po natin ng second chance. Okay? So, depende lang din yan. Halimbawa, sa mag-tsuwa, yung kasama niya, halimbawa, papalagay na lang natin na liwa or something ganun. Tapos binigyan mo ng chance, tapos niloko ka uli. Binigyan mo ng chance, niloko ka uli. At pangatong beses, nagloko uli. O siguro hindi na pagkakanda na pagbibigyan mo pa siya kasi ulit-ulit na siyang nagloko. Ulit-ulit ka na niyang niloloko. So sa mga ganyang senaryo, parang hindi na siya karapat-dapat bigyan. Okay? So ang gagawin natin dyan is hanap lang tayo ng mas karapat-dapat nating mahalin. So sa puntong ito, sitwasyon ito, sa tungo sa sitwasyon ni Sir Mark, is nagtanong ako sa kanya, kung ano po ba ang dahilan ng kanilang pagkakaunawaan. So, hindi naman sa ganun na nakikipagmaritisan ako guys. Tinatanong ko lang kasi para po mapagbigay tayo ng magandang ideya. Okay? Kasi pag nagbibigay tayo ng ideya tapos hindi natin alam yung sitwasyon, parang hindi magkakatugma. Ganun lang. So, ayun pala. Sa tingin ko guys is may pag-asa pa naman. May malaking pag-asa pa na magkakabuo uli yung pamilya ni Sir Mark. Kasi although merong third party na dahilan ng kanilang hindi unawaan dati, pero not literary na may kinakasama yung wifey niya. So meron lang through online lang. Ano? Pero siguro alam natin na pagkakasala pa rin yun. Kasi meron ka ng asawa or kinakasama. So, dapat wala. Hindi ka na makipag-ugnayan pa sa ibang guy or another woman. Diba? So, alam kong mali pa din yun. So, sana pag-pray po na magiging maayos na po ang lahat. Magiging maayos na po kayo ng wifey nyo. At mabuo na po. Alam kong yung anak niya na nanahimik lang yan, pero alam ko sa puso niya is wini-wish din niya na mabuo ulit yung family niyo. So, hanggang dito na lang, masyadong humaba ng aking video. So, maraming salamat po. At yun, sana po ay napagod po ang tanong niyo, Sir Mars. Again, this is your friend, Angel, from Angel Tutorials Vlog. Ang sasabi ko lang sa inyo, God is good all the time. Bye-bye! Hello, Brother Mar. Namumblema ako din sa tanong mo, Brother Mar. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung tanong mo sa akin. Kani ko ba iniisip? Hindi ko alam kung... Kasi pag nagkikwento ako sa real life ko, baka hindi matatapos ng isang oras. So, iiklian na lang natin. Dun sa tanong mong kapag bumalik ang taong mahal mo, patatawarin mo pa ba? Sa akin siguro, sa sarili kong sarili kong opinion, kung mahal nyo naman ang isa't isa, ba't hindi nyo subukan ulit, diba? Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Tama ba yon? Correct me if I'm wrong. So, minsan kasi yung bang sinasabi ng utak mo na ayaw mo, pero yung sinasabi naman ng puso mo, mahal mo pa siya. So, saan mo ba susundin? Diba yung lahat naman tayo, puso ang sinusunod. Marami namang sorry sa words, guys. Marami namang tanga sa pag-ibig, eh, 'di ba? Kahit alam nilang mali na 'yon, pag mahal nila, ipaglalaban pa rin nila. So,
kung wala namang komplikasyon sa inyong dalawa, at yun nga sinasabi ko, pag mahal nyo pa naman ang isa't isa, di patawarin, di ba? Pero ika nga, one is enough, two is too much. Pag pinatawad mo na isang beses at inulit pa na ulit, siyempre, alam mo na yun kung anong sagot nun. Alam nga mapatatawarin mo na patatawarin. Yung iba nga, sabi nila, cheater is always a cheater, di ba? Pero, case-to-case basis naman yun eh. Kaya, sa akin lang, opinion ko lang yun ha. Kung mahal mo pa naman, di patawarin mo at pag-uusapan nyo kung anong mali sa relasyon nyo, bakit nagkaganon. Nasa pag-uusap lang naman yan eh. Diba? Kasi, sasabihin, parang gusto, ayaw ko sabihin yung sa akin. Sige, madalian na lang. Kasi ako kasi noon, nangyari na sa akin yan, one time, nagpatawad naman ako kasi nga may kids. But now, although wala pa namang confirmation, but marami nagsasabi, so hindi ko pa alam kung anong i-decision ko, pero maybe, I don't know. So for me, naranasan ko yung nagpatawad ng isang beses. So yun lang guys, yun lang sir mo. Sana satisfied ka sa sagot ko. Bye! Ayan, hello, bigyan ng shout po. Ayan, narito po ako para bigyan ng kasagutan ang tanong ni Brother Mar Channel. Ayan. Ayan, ang katanungan niya po, kapag ang taong mahal mo ay babalik sa'yo, deserve ba niya na bigyan mo siya ng second chance? Ayan, magandang katanungan po yan, Brother Mar. Ayan, para po sa akin, ang aking kasagutan dyan sa tanong ni Brother Mark. Minsan, ayaw natin magbigay ng second chance. Kasi gusto natin mapatunayan sa sarili natin na kaya natin, ayan, na kaya mo. Na kahit na minsan mas ikadudurog pa pagpapalaya kaysa ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Iba-iba kasi tayo na paghawak sa relasyon. Hindi sa pagiging marupok ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Para sa akin, bigyan mo siya ng second chance. Kasi sa pangalawang pagkakataon, doon mo ma-realize na mali siya, na wicked ka sa kanya. Ayan. Pero ikaw din ang mag-decide sa sarili mo kung bibigyan ko siya ng second chance. Ikaw lang ang makakasagot sa iyong katanungan. Siyempre, bigyan natin ng second chance, di ba? Kasi, Diyos nga, di ba, nagpapatawad tayo pa kaya, na tao lang, ayan. Ayan, mahaba po yung talumpati ko. Kung sincere naman siya sa pagbabago, why not, di ba? Pero tanongin mo muna yung sarili mo, siyempre. Kung kaya mo pa ba, ikaw lang ang makakasagot sa sarili mo. Kung kakayanin mo pa ba, pag inulit pa niya. Ayan. Hindi naman kasi natin masisisi ang isang tao, nagkamali. Tao lang tayo, di ba? Nagkakamali din. Ayan. Para sa akin, bigyan na si James. Kasi, malay mo, di ba, magbabago na siya. Doon na kayo mag-level up sa inyong relasyon. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa aking sinabi. Ayan. Sa mga hindi pa nakakalam na channel ko, 13 Vlogs TV guys, ayan. Pasubs naman po. Ayan, maraming salamat and God bless. Bye-bye. Ayan, hello guys, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, magbibigay lang po tayo ng reaction dito sa, na may nagtanong sa akin guys. Ayan, tinatanong niya sa akin, kapag ang taong mahal mo daw ba ay babalik sa'yo, deserve ba daw niya na mabigyan ng second chance?
Ayan, para sa akin naman ha, mga lalabs, para sa akin lang to ha. Hindi ako eksperto sa ganito. Pero para sa akin, everybody deserve a second chance. Hindi naman talaga lahat ng tao is nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, or depende po yan sa kasalanan ng isang tao. Pero para sa akin, bakit hindi natin pagbigyan ng pangalawang pagkakataon, di ba? Sabi nga niyan, si God nga nagpapatawad, tayo pa kaya, di ba? Pero syempre, si God naman 'yon, si God 'yon, at syempre tao lang naman tayo, nasasaktan din naman. Pero para sa akin talaga, talagang bigyan natin ng pagkakataon ng isang tao na may pakita sa atin na nagbago na siya, may ipakita sa atin yung, may tama ba niya yung kanyang pagkakamali. Bigyan natin ng isa pang pagkakataon. Kasi malay mo, sa pangalawang pagkakataon ay talagang mag-work out na talaga yung ano niya, maging maayos na, maging ano bang tawag dito, magbago talaga siya. Parang ganito lang yan guys eh. For example, siya yung ikaw yung nakagawa ng isang kasalanan dati, naging masama ka dati, then bigla mo isang araw bigla ka nagbago dahil parang na-realize mo na mali pala ang ginawa ko. So ikaw yung humihingi ng pangalawang pagkakataon na may tama yung mga pagkakamali mo. Tao lang kasi tayo, guys. Minsan hindi tayo perfectong tao. So may time talaga na nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali or mga desisyon sa buhay na mali talaga, as in, hindi, kumbaga, hindi magandang gawin, hindi, ano ba, may tamang ano dun eh, may tao tayong nasasaktan talaga, hindi naman natin sinasadya masaktan, pero minsan talaga may ganun, tao lang tayo guys, nagkakamali din. Pero sana bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para maitama yung mga pagkakamali natin. Siyempre, sana sa taong mabibigyan ng ganung second chance, ay siyempre, sana ay wag mong sasayangin yung isang pagkakataon. Kasi ako naniniwala ko, okay lang pangalawa, pag umabot na yung pangatlo, pang-apat, ay hindi na maganda. So, okay lang sa akin ng second chance, pero pag third and fourth, siyempre, hindi na yung maganda. As in, kumbaga katangahan na yun kung mabibigyan pa siya ng second chance. So, yun lang guys. Ayan, yun lang kasi alam ko. Maraming salamat and shout out sa Team Carls. Thank you! Hi guys! Good day or good afternoon or good morning sa mga nandyan. It's me, Jailo Vlogs. May sasagutin lang po tayong tanong galing po kay Brother Mar Channel. Ito po yung tanong niya. Kapag ang taong mahal mo ay babalik sa iyo, deserve ba niya bigyan ng second chance? Para sa akin, bilang isang babae, or bawat isa sa atin naman ay nagkakamali, di ba? Halimbawa, kung nagkamali tayo ng isang beses, bigyan natin ng chance. Kung halimbawa ako, or kung sino man sa mga partner natin na nagkamali, papatawarin natin, bigyan natin ng chance na magbago sila, ma-realize nila yung mga ginagawa nila. Tao lang din tayo, 'di ba, nagkakamali. Hindi naman tayo perfect na wala tayong mga bahid ng yung mga kasamaan ganyan. Hindi naman as in ang kasamaan. I mean, yung wala tayong bahid ng mga kasalanan sa bawat isa natin. Syempre, hindi tayo perfect na tao eh, kaya nagkakamali tayo. Kaya ayun. Para sa akin, bigyan ko siya ng second chance. Para matuto siya ba? Kumbaga, ma-realize niya kung ano yung mga tama't mali niya. Ganito, ganyan. Tao lang tayo na marunong tayo magpapatawad. Ang Panginoon nga, nagpapatawad sa atin na sa dami-dami ng mga kasalanan natin, tayo pa kaya na tao lang tayo, di ba? Ayun, bigyan natin ng second chance. Pero kung ulit-ulitin niya yung pagkakamali niya, hindi lang second or twice or pang fourth or fifth, mga ganun, parang hindi na makatarungan yun. Kumbaga, hanggang dalawa lang tayo. Kasi kung paulit-ulit na ginagawa sa atin yung mga ganung mga bagay, hindi na yun normal sa isang tao na gagawa ka ng isang mali, magsusorry ka, tapos uulit-ulitin mo din naman, di ba? Kahit sino sa atin.
Ayun lang po ang aking sagot. Thank you so much, guys. By the way, don't forget to subscribe in my YouTube channel, Jail Vlogs. Bye-bye.